Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. The Dark Secrets. Nakita ko yung nag-text kay Evangelista tungkol sa ebidensya yung sinabi mo raw. Are about to unfold. Maligayang pagbabalik muli dito sa aking channel, mga katugod to be true. Narito na nga ang ating aabangan. Humihingi nga ng tulong itong si Ali dito kina Gemma at Mams. Natulungan nito na bantayan ang kinikilos ni Miss Jill. At sabi ni Gemma, nakilala niya ito na si Jill nga ang tinutukoy ni Ali na bayan nga ng patroller ng mansyon. At sa tingin ni Gemma, para itong nag-spy sa mansyon at bawat kibot nga nila ay inire-report niya. At nagtanong itong si Beshi ni Ali na kung kanino daw nagre-report itong si Miss Jill. At sagot ni Ali na kay Attorney Evangelista daw ito nagre-report. At sigurado itong si Ali na hindi daw nila kakalabanin itong si Lolo Sir mag-isa. Sigurado si Ali na may backer itong si Evangelista na mas makapangyarihan at mas mataas. At nakaisip naman agad ng paraan itong si Ali kung paano nila ito malalaman at ma-corner na kung sino nga ang mga kasamahan nito ni Evangelista. Kaya naman, inutusan niya itong si Red na magpanggap bilang delivery rider. At sa parking lot area, dito na sinadya ni Red na matapon ang kape na dala nito upang makakuha nga ng atensyon dito kay Evangelista. At sinabi ni Red dito na kinakailangan nga daw ay bayaran ang natapon na kape. At agad naman na pumayag itong si Evangelista. At sinabi ni Evangelista na naiwan nga daw ang kanyang wallet doon nga sa sasakyan. At sinabi ni Red na sasamahan niya nga ito baka raw ay mabubudol ito. Kaya naman, pumunta na nga sila dito sa sasakyan. At dito na, paunti-unting sumulyap itong si Red sa likuran ni Evangelista. At napansin nga ni Red na may nag-text nga dito kay Evangelista. At dito naman niya sinilip kung sino nga ito. At nakita na nga ni Red na ito ngang si Miss Jill ang katext dito. At ang nilalaman nga ng text, ang tungkol nga dito sa pananakot nga ni Ali dito nga kay Miss Jill na ilalabas niya ang mga kasabwat dito. At natakot nga itong si Miss Jill kaya agad naman nagsumbong dito kay Evangelista. Nang makalipas ang ilang sandali ay agad naman na tumawag itong si Red dito nga kay Ali na kumpirmado nga na magkasabwat nga itong si Evangelista at itong si Miss Jill. Kaya agad naman napahinto itong si Ali habang uumpisahan na sana na Sir Hugo ang kanilang meeting. Kaya napataas naman ang kamay itong si Ali upang i-stop nga ang pagsasalita dito ni Lolo Sir. Kaya kinagulat naman ng mga board member dito at napatingin dito kay Ali. Samantala nakarating na nga itong si Eloy dito naman sa entrance ng Harrison Hotel. At dito naman, tinawag ng security dito kay Miss Jill na nandito nga daw sa si Eloy sa baba. At sinabi agad ni Miss Jill na wag nga daw itong papasukin at paakyatin kung saan nagsasalita na itong si Sir Hugo na kung sino nga ang ipapalit na chairman. Subalit sa ginawa nga ni Ali na pigilan nga itong si Lolo Sir na sabihin kung sino nga ang kapalit nito, ay dito naman nakahanap ng paraan itong si Ali na sabihin kay Lolo Sir ang tunay nga napakay dito kay Miss Jill. Kaya patuloy natin aabangan yan kung talagang makaabot pa nga ba itong si Eloy dito naman sa meeting nga ni Lolo Sir. Kaya yan lang muna ang aking latest update. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig dito. At kung bago ka dito sa aking munting channel, maaari kang mag-subscribe at huwag mo rin kalimutan na i-hit ang aking notification bell para updated ka sa aking mga theory updates araw-araw. Yan lang muna. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all.